Narito ang programang totoong totoo, Tambayang Mocha at Drew. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue, Tambayang Mocha at Drew. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Mocha Uzon at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa TWIZ. Magandang tanghali. Solo flight po ako ngayon. Today is Tambayang Mocha at Drew from 12 to 1. Hindi po ako si Mocha Uso, anak po si Trixie Cruz Angeles. Wala po ang bakla ng bayan ngayon. Hindi ko alam, wala pa akong balita kung nasaan siya. Pero si Miss Mocha po is out of town. So it looks like you have me today. So kamusta naman ang ating mga viewers ngayon? Daming ganap rin ang nangyayari. So far, we have of course yung mga developments dun sa kaso ni Richard Santillan. Meron din tayong latest update on Dengvaxia. Meron din tayong inaantabayanan ko rin na sabi ni Thinking Pinoy, RJ niya to magpo-phone patch siya today. So, inaabangan ko rin siyang tumawag anytime now, guys. Pagka dating. In the meantime, nire-request ko yung lahat ng mga viewers both on Facebook Live and sa YouTube. Dun sa mga nakikinig po sa atin sa radyo, we are on Facebook Live on DWIZ 882. Nandun din kami sa DWIZ Live Streaming on YouTube. Ang ating DWIZ text line ay 0918-350-2378. Ulitin po natin. 0918-350-2378. And it's 7 days before Christmas. Kamusta naman po ang Christmas shopping ninyo? Kakagaling ko lang po sa... andyan na ba si Titi sa line? Okay, come in. Thinking Pinoy, also known as RJ Nieto. Tips? Wala. Wala pa? Okay, tawagan natin uli. Okay, balikan natin si TP pagka pumasok uli. Inaantay natin yung kanyang phone patch. In the meantime, today is the 17th of December. Ito po ang kaganapan ng Saturnalia. Tinatawag natin Saturnalia. Ito po ang ancient Roman festival na ina-attribute dun sa Diyos na nagngangalang Saturn. Ang Saturnalia po dati ay one day lang pero ginawang 7 days ng isang emperor, if I'm not mistaken. At ito ay celebration, bumabaliktad po ang lahat, no? On the 17th of December, on the Saturnalia, it's usually a feasting, between 3 to 7 days ang celebration. Tapos, baliktad ang mundo. So, yung mga slaves, maaari nilang utusan yung kanilang mga masters at maaari silang sumama dun sa pagkainan ng kanilang mga masters nila. In addition to which, ang mga bata are also allowed na humingi ng whatever they wanted. Nung panahon kasi ng Roman Empire, ang mga bata po are considered not as human beings so much as they were considered property of their parents. So meron tinatawag na absolute ang kanyang absolute ang power nila over their over their children, including the power over life and death. Andito na yata si TP sa line. Tips. Hello, ma'am. Magandang tanghali. Kumusta? Nakauwi ka na? Eto. Oh. Eto, may feedback. May feedback daw si TP. Lumayo-layo ka kasi sa laptop mo. Hindi po, nakamute ako. Tatawag pa ako ulit. Okay, sige. So, may further announcements. Ayon sa ating balita, suspendido ang government... walang pasok sa gobyerno on January 2 para makarecover dun sa ating mga kasiyahan. Ang Saturnalia po, as we had mentioned earlier, ito po ang naging precursor ng mga Christmas celebrations natin. Although ang Christmas, we celebrate it as a Christian holiday dahil nga sineselebrate natin ang pagsilang ng Messiah. Itinatapat ito doon nga sa December celebrations na nagco-coincide with the celebrations of the Saturnalia. So, nung nag-Christianize ang Rome,
kinonvert na lang nila to the feasting of the celebration of the birth of the Savior. Yung Saturnalia, na bago lang yung pangalan, so natuloy pa rin yung kainan, yung feasting, yung partying, and all of that. Yun lang nga, nagkaroon lang ng pagbabago pagdating dun sa ano, sa reasons for the festivities. Andito si TP, so December 17, 7 days before Christmas. Ako, pang ilang na, no? It's the, 18 na po tayo kasi Tuesday. O nga pala, no? Today ba is Tuesday? And the 17th. Sa West, sorry, dun sa mga nakikinig sa atin on the, beyond the timeline. The 17th pa sa inyo ngayon. Sorry, 18th na po dito sa Pilipinas. Tama ba? Today is the 18th, mali na naman. Kasi kaninang umaga sa Karambola, ganun din yung in-announce namin, December 17 ngayon. So December 17, pag tinawid nyo yung international dateline going east to the United States. So dun sa mga nanonood sa atin from the US, marami alam ko, maraming nanonood from Texas, kinakamusta namin kayo kung saan December 17 pa rin sa inyo. Maraming salamat dun sa mga nag-point out sa amin. Tingnan ko kayo yung mga comments niyo. So today, ang ating balita, of course, nag-press conference ang public attorney's office, nag-conduct ng autopsy. Well, no, not an autopsy. May difference po ang autopsy between and forensic examination. Nag-conduct ng forensic examination si Dr. Erwin Erfe on Richard Red Santillan. Dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo, si Mr. Red Santillan po ay ang aide ni Attorney Glenn Chong na supposedly naging subject ng isang police operation kung saan siya ay namatay by gunshot wounds. According to the PNP spot report, merong solid intel reports indicating that Mr. Santillan is involved in a criminal syndicate also involved in drug running. So, pinatigil yung kotse nga allegedly ng HPG because hindi daw updated yung kanyang yung registration ng kotse. Yung kotse, by the way, belongs to Attorney Glenn Chong. And according to the police, dahil he tried to get away, binaril siya until siya ay namatay. May kasama din siyang female na companion na likewise namatay din. Hindi po natin nire-release yung pangalan ng babae kasi right now, hindi tayo sure kung na-inform na yung family or even if they were informed, we are not sure kung maaaring banggitin na po yung pangalan at kung verified na po yung pangalan ng female companion ni Mr. Santillan. Gayon po man, yesterday, dumalaw si Pau Chief Acosta at si Dr. Erwin Erfe at nag-conduct si Dr. Erfe ng forensic examination on the body of Mr. Richard Santillan. At base dun sa examination na ito, may findings na merong injuries si Mr. Santillan prior to his death, ante-mortem. And then post-mortem, meron din siyang mga sugat at saka wounds. Which means na hindi po ito consistent dun sa report ng PNP na sinasabing it was he tried to get away and therefore he was killed during a police operation. Ang lumalabas po ngayon ay si Mr. Santillan may possibly have been hurt prior to his death at yung mga findings ng kanyang mga sugat includes yung okay, may technical difficulties daw si TP, hindi makapag-phone patch. Nag-feedback daw siya. So maybe later on we'll try again or hindi siya makakaano at all. Anyway, this is just a one-hour show. Sanay na tayo dito. To continue with the narration, ayon dun sa findings ni Mr. Erfe, yung ibang wounds niya indicate stab wounds. There are about 6 puncture wounds, no, that can possibly be considered as stab wounds, and several lacerations. Ang lacerations po ay mga hiwa, usually made by a sharp object. In addition to which, may mga bruises that on his head and side and back. So, nakikita natin, ang bruises po ay hematoma. At ang hematoma po ay usually nag-coagulate yung blood in a certain area kapag nagulpe or natamaan yung part ng body na yon.
So because that happens, nagko-clotting blood dun sa isang area na yun. Blood can clot only kung buhay pa yung tao. So in this case, malaki yung possibility that Mr. Santillan had in fact sustained certain injuries not consistent with the story of the PNP regarding his death in a police operation. So malaki po yung problema natin ng PNP regarding that. They're going to have to controvert that. So far, hindi pa rin nila pinoprovide yung evidence the reports or a more comprehensive report dun sa nangyari kay Mr. Santillan because right now, wala pa rin, according to the PNP, yung last response nila kay Attorney Glenn Chong is that meron silang sinusunod na proseso at hindi pa po marirelease yung mga reports, including any forensic or pathological report on the body of Mr. Santillan. Hindi rin ma-explain ng PNP yung missing 3 hours from the time Mr. Santillan left his venue to the time that the PNP supposedly conducted conducted the operation. So until there's further notice right now, we consider this, sa pagdating sa ebidensya, kinoconsider natin na yung spot report po ng PNP indicating kung ano nangyari kay Mr. Santillan is can now be considered as controverted, meaning pinabubulaan na natin, nire-reject ni Attorney Glenn Chong yung report ng police and is directly accusing them now that they are not telling the truth. Masyado pong inconsistent dun sa factual findings dito sa forensic examination na kinonduct ng PAO on Mr. Red Santillan. So, in the meantime, nga pala, congratulate na po ang tambayang Mocha at Blue kay Miss Catriona Gray for winning the Miss Universe contest. At maraming salamat for such an excellent turnout. Si Miss Gray was an early favorite dito sa Miss Universe from the time she arrived in the venue. Sa Thailand, tama ba? Sa Thailand, she had been an early favorite. So, most photographed, marami siyang along with several others. Pero mas nakakatuwa po yung mga memes na lumalabas dito sa Facebook tungkol sa Miss Universe. Meron nga nag-post right after she won. Miss Universe memes in 3, 2, 1. Okay, yung isang meme dyan kasi, naaalala nyo, yung isang incident during the Miss Universe contest ay inokray ni Miss USA at na ang yung kahinaan magsalita ng Ingles ng dalawang Southeast Asian contestants, in particular si Miss Vietnam, na umabot pa sa top 20 or top 10 si Miss Vietnam, di ba? Top 5. Actually, Miss Vietnam reached top 5. At isa siya dun sa inokray ni Miss USA na, ay, she's so cute. She can't, siya at si Miss Cambodia, they can't speak English daw. Okay, so may lumabas na meme right after that saying, saan ngayon inabot yung capacity ninyo mag-English, lalong-lalo na when Miss Vietnam reached the top 5 at si Miss USA hindi man lang umabot dun sa top 20. So, yun lang po. Language is not a barrier to winning any kind of beauty contest. Beauty nga ang sinasabi. And that's why in Miss Universe and in other beauty contests, they make available interpreters. So, nagiging valuable lang nga po ang capacity mo to communicate to the other contestants when it comes to generating goodwill for your country. So, meron talagang drawback, pero hindi siya drawback to winning the actual contest. Yun nga lang. It's going to be a little difficult making friends. Miss USA would also have difficulty making friends kasi medyo discriminatory yung kanyang comments. Speaking of discriminatory, meron din tayo nakikita on social media ng mga comments pertaining to sana, purong Filipino naman ang manalo. Pure-blooded Filipino. Papaalala ko lang that this comment can be construed as racist. Please note, I'm saying can be, not necessarily saying that it is racist. Gayun po man it comes, it can be very, very controversial. Bakit? Ano po ba ang pure-blooded na Filipino?
unless you're counting the indigenous peoples known as the Agta Aita community, cultural community, or the Austronesians. Remember, ang Pilipinas, prior to, during the time that it was peopled, so to speak, nung dumating ang mga sinaunang tao, dalawa ang kinoconsider na tinatawag nating theories of migration. Isa is the out of Africa, meaning from the West, dumating po ang mga ano, ang ating mga ancestors. Kaya nga po meron tayong Agta at Aita cultural community. The theory is that they came from Africa. And they are smaller now because hindi po kailangan, nag-evolve din po ang human structure. So, halimbawa, merong tinatawag tayong ancient fossils na nahahanap sa Indonesia called Homo Florensiensis, who are very small. These are pygmies na hindi sila Homo sapiens, ha? Homo Florensiensis, meaning they're discovered in Indonesia and they're considered din, maliit na maliit sila. So pygmies nga is the non-politically correct term for them. So na ibig sabihin nag-evolve yung human structure. So, ganun din yung ating mga, yung Agta Aita community, considered one of the oldest cultural communities here in the Philippines. The theory is that they came from Africa and they evolved possibly smaller or larger than their ancestors. So, another migration is from Taiwan. What we call the Austronesian migration. So, ibig sabihin the earlier genus Homo or human species came out of Taiwan. Some of them went to Vietnam. The others arrived in what is now known as the Batanes Islands. And from there, yung iba migrated towards Papua, what is now Papua New Guinea, and later on Australia, which could be the Australia, and then later on some of them went further south dito sa Pilipinas. So yung mga oldest fossils natin, one is about something like 40,000 years old, yung skull cap na nahanap po doon sa Palawan, sa Tabon Caves. The second is the 60,000 year old hominid toe bone that was found in Calyau Caves doon sa north sa Cagayan Valley. So, why am I saying this? Why is this a lesson in prehistoric man? Kasi pag pinag-uusapan natin ang pure-blooded Filipino, what do we really mean by that? So, dami ng mga migration, dami ng mga dumating dito sa Pilipinas kasi we are a popular trading spot since the start, since as early as the 9th century based on archaeological record. So, maraming pumunta dito. Remember, if we're talking about colonial times, dumating ang Kastila, dumating ang Ingles, tama ba? Yeah, the English lang, tapos the Japanese, the Americans, tapos these are only the colonial powers, no? What about the others who came here as either as tourists or as traders? The Chinese were here as early, we have evidence of them being here as early as the 9th or 10th centuries. Before that, we were considered part of the Majapahit and Srivijayan empires, meaning which was based in Indonesia and which are also called Hindu-based kingdoms. Okay, so may mga nagtatanong bakit hindi ako naka-share sa account ko kasi nag-iisa ako dito, hindi ako maka-share, I don't have the time to share. So yung mga hindi pa po na nagla-like or share dito, could you please do so kasi hindi ko po magawa dito sa aking account right now. Sige, we'll try to do that now while we're talking. Mahirap po mag-multitasking ngayon. So ayan, tambay na. Okay, so ayan, shared na po doon sa Luminous page, pasensya na po. So, marami po tayong trade that was conducted with China. Marami tayo. So, marami tayong evidence of that. So, yung mga nasisisid na ceramic pottery can indicate a date and time of the trade. So, we have
early trade with China and with most of what is now known as Southeast Asia. So meron tayo, kung pupunta kayo sa National Museum, mahahanap niyo po yung pottery that it comes from ancient Vietnam, from what is now known as Cambodia and Thailand. So tapos meron din tayong sarili nating pottery called Manila ware. So nagtitrade yan. Many of the pottery can date back to 9th, 10th, 11th, 12th centuries. So matindi ang trade sa atin. So when you say now pure Filipino, what do you mean by that? Diba? A lot of us, especially during the during the colonial period, many of our ancestors intermarried or married with the various peoples who came here, but we cannot really even tell that. So let's not go into that, the question of race, and saying pure Filipino, because you know, dito nga under our constitution, in the earlier constitutions, all you had to have was a Filipino mother and then you would be Filipino, diba? So we go what we call jus sanguinis, meaning it's the parentage that will determine your citizenship as Filipino, unlike in other countries which are jus soli. Like in the US, kahit hindi ka Amerikano, mga anak ka doon, yung anak mo, dahil pinanganak na yun sa US, ay i-consider na US citizen. So, it's very controversial to talk about pure Filipino. Baka, siguro, naghahanap kayo ng kayumanggi, naghahanap kayo ng hindi, kumbaga, ang parentage ay both Filipino citizens. Pero, kahit nga sa ibang bansa, di ba may makikita kayo na of Filipino parentage, pero dahil pinanganak siya in a certain country, she wins a beauty contest and then represents that country. So, what are we talking about? Why are we talking about race? Why are we talking about it? What we're talking about na lang in certain beauty contests ay kung maganda yung contestant at kung nire-represent niya yung bansa na yon. At ang magdedetermine kung sino magre-represent ng bansa ay yung bansa mismo. So, pag inako natin si Catriona Gray bilang contestant natin or bilang representante natin, that is all that needs to be done for her to be considered a representative, a candidate dito sa Miss Universe. Maybe you're, how do you call this? Feeling nostalgic for the Morena type of beauty. Marami kasing magaganda sa Pilipinas, iba-ibang kulay, iba-ibang lineages, iba-iba siguro ang ancestry natin. Yun nga, kasi considering marami talagang pumunta dito sa Pilipinas. So, and if you're nostalgic for that, then our standards of beauty, then we will make that a determination, kumbaga, dun sa standards na sineset natin during the contests here, na kailangan ganun yung itsura. But I really think that it's going to be difficult imposing that kind of rule in a beauty contest. Mas lalong parang discriminatory yon, kasi ang hinahanap natin, beauty and the capacity to represent us. What I like about Miss Gray, si Catriona Gray, is parang yung team niya pinag-aralan talaga yung mga kasuotan niya at yung kanyang national costume. Medyo na naguguluhan lang ako kasi nga they wanted to be representative, so merong symbols for Luzon, which is the parol, yung kanyang malapintados na bodysuit, tapos yung Tivoli belt na nanggaling doon sa Lake Cebu sa South Cotabato. So ito yung we like the effort na mag-represent ng bansa at ma-represent ang tatlong major island groups dito sa Pilipinas. So medyo masaya yung seeing that. I just wish that there was more opportunity to explain the symbolism. Yung parol, of course, maliwanag tayo on the parol. That's pretty much Filipino for all of us. Pero yung pintados has appears in the Boxer Codex. Yung Boxer Codex is one of the first na research that was done on the Filipino peoples and dating back to the 17th century. So, maganda rin po na nakapagsuot ng tinalak si Catriona, at yung tinalak na yun, yung intellectual property protected na design ng Tivoli women weavers of Lake Cebu in South Cotabato. Babatiin din po natin yung mga tinalak weavers ay kinilala po
na kinikilala po ng ating mga cultural agencies. Ang tawag sa kanila yung Dream Weavers of Lake Cebu. Dahil yung kanilang mga designs ay napapanaginipan nila, or they dream up their designs day. Talagang literal na panaginip nila yung symbolisms na nag-a-appear dun sa tinalak cloth. At this is a very ancient form of weaving na pinoprotektahan. Base dun sa Republic Act 10066, ina-allow din po ang mga cultural communities to maintain or to acquire yung mga property na tinutubuan ng mga indigenous materials nila, and we're doing that for the people of Lake Cebu para mapatunayan, mapatuloy yung weaving ng tinalak cloth. Babatiin ko lang po, hi Annie, si Alvin Dizon Basa, bumabati po, si Ashley Hart Sabado, and of course ang tambay ng bayan, si Annie Gatchalian Agni, thank you very much, at sinasamahan niyo ako dito. Sabi ni Larry Racajo, Miss Grace, proud to be Filipina, that's it, that's all it counts, she represented us well, thank you very much, and very well said, sir. Sabi ni Minette Poon, she identified herself as Filipina and that is her preference. Thank you very much. Opo. Sabi ni Aim Omega, tayo ang pinakamaraming mananakop, kaya nga tayo yung magandang lahi. Ayan na po. Di tayo same face, di tulad ng ibang lahi. And it's a beauty contest, not a race contest. All right. Well said. Well put. Sige, we will accept that. Acceptable. So, sabi ni Janet Ikada, maraming salamat, isa patong tambay ng bayan, maraming salamat mga katambay at mga kasosyo. I just wish that Miss Mocha were here, but she's out of town, so tingnan natin pa yung iba nating mga comments. Tinitignan din ko din po sa YouTube, sabi yung ayoko kasing basahin yung mga nakaka-insulto dun sa iba yung iba umihingi ng paumanhin at late nag-tune in. Okay lang po yun. Basta nandito kayo, sinasamahan nyo ako. Sabi ni Ghost, DJ, what's wrong without English? Venezuela got second runner-up without necessarily having to speak English. Tama po. Sabi ni Sunny Ubaldo, speaking English does not equate with intelligence. And of course, we're not looking for intelligence. Well, intelligence is certainly a bonus, but it's a beauty contest, so... sabi ni Lovette Cabrera, iniluwal si Katiana na 100% Pinay. Pagtatalunan pa ba ang lahi, pinanggalingan niya? Yung mga nagdududa ay isang foundling. Uy, kayo naman! Nakatira pa kayo sa isang senador. So, in about 2 minutes, meron tayong news report. So, we'll look into two more. Yes, yung mga ibang nagsasabi, nag-clarify pala si Miss Gloria Diaz, kasi meron lumalabas na meme sa Facebook na kumpleto na daw yung Philippine flag. Yellow daw kasi yung gown ni Miss Gloria Diaz. Tapos white yung gown ni Miss Margie Moran. Tapos blue yung gown ni Pia Wurzbach at red yung gown ni Catriona Gray. So parang nire-represent yung mga kulay ng ating bandila. Sabi ni Miss Gloria Diaz, sorry, her gown was white. So meron pa tayong isa pang mananalo. Sana back to back, pero alam natin that one of the reasons na nakapag-agin ang advantage si Miss Catriona Gray is the possibility nga na ayaw na mag-back to back win ang South Africa, ayaw bigyan ng back-to-back win ng South Africa. So that we have given Miss Catriona Gray an advantage. Which is not saying that she didn't have the advantage from the start. As we know, she did so well in the entire contest. She was in the lead almost all throughout. Tapos meron yung kanyang slow-mo twirl that put her squarely in the minds of all the people and all the judges during that fateful night. So maraming salamat and congratulations to Miss Catriona Gray. We'll have more for you after the break. Ang oras natin, 12:29 ng tanghali. Sila Mocha Uson at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ. Muli nating balikan sila Mocha Uson at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ. Nakaka-conscious naman pag sinabing
Nagbabalik tayo sa Tambayang Mocha at Blue, tapos walang Mocha at walang Blue. Ako lang po nandito, si Trixie Cruz Angeles. Samahan niyo po ako kasi medyo nakakalungkot dito sa booth. Wala si Blue, wala si Mocha, wala akong kasama. Wala rin si Attorney Ahmed. Gumagawa rin po siya kasi ng pleading sa kasalukuyan. So you have to make do with me. In the meantime, ina-amuse ko yung sarili ko. Nagbabasa ako sa Twitter. Kasi minsan yung iba sa inyo sa Twitter nagsusubaybay eh. Tapos napansin ko yung Twitter account ng Angkas. Tawa ako ng tawa because a few days ago, yung Twitter kasi, yung Angkas kasi meron silang parang theme song. Yung singer, ang pangalan Trix. So nagulat ako kasi akala ko tinatag ako. Lumitaw yung pangalan ko. So itong social media manager ng Angkas, ang kwela-kwela. Halimbawa, yung isang post niya, natawa ako eh, yung tungkol dun sa tungkol dun sa price surges daw. Sabi ko yung chak, I'm not sure if I can read it online kasi medyo a little off color. So nagulat lang ako. But it's super super duper kwela. But in the meantime, ang Angkas kasi, while we're at it, ang Angkas kasi is involved in a controversy right now. So tignan natin kung we can wade through some, not all of the legal issues kasi hindi ko naman alam masyado itong kaso na to except what's coming out in the statement. So, very recently, nag-issue ng temporary restraining order ang Supreme Court on supposedly ang Angkas. So, ang di maliwanag dito, akala ng mga tao is yung Angkas ang na-TRO. Hindi po, ang na-TRO is the court kung saan dinidinig yung kaso ng Angkas. So, ang official statement ng Angkas from David Medlana, head of operations, ang sabi niya is, this was issued on December 12, we are saddened to hear that the Supreme Court issued a temporary restraining order on an earlier court decision allowing Angkas to operate. This comes at a time when hundreds of thousands of commuters need the Angkas service to beat the worsening holiday traffic. This TRO also puts the livelihood of 25,000 biker partners at risk. Ang dami palang ng Angkas. Kaya pala ang dali. A few days before Christmas when their families need it the most, we offer our safety record of 99.997% as a potential model for reasonable traffic safety nationwide. Oh, nagkaka-accent ako pag English ang binabasa ko. Huwag kayong ano. We will continue our fight to serve commuters in a safe and efficient manner as well as legitimizing our riders. We're hopeful that the Supreme Court will eventually rule in favor of the Filipino riding public. So yun po ang official statement ng Angkas. I-reiterate ko, the TRO isn't against Angkas, it's against the court. Because the court allowed Angkas to operate, so parang ang sinasabi ng Supreme Court, wait, RTC, we will decide the issue that you have put in before you dun sa what we call an issue that doesn't dispense of the entire case. So yung Supreme Court muna, so hindi po Angkas ang na-TRO, it's the court that was issued at TRO. So let's hope that's made clear. In the meantime, for those of you na looking for a laugh, kuwelang-kuwela yung yung Angkas social media manager. So nakakatuwa siya. Sabi nga nila, ang Angkas, kung ang RTC may TRO, ang Supreme Court may TRO, temporary restraining order, ang Angkas may TRO rin, 2 rides only, nagbigay sila ng promo code. So, ganun ka-cute sila ngayon and tuwan-tuwa ako sa kanila. They also have a meme na may pinakita silang condoms at ang sabi, nagmamantigas daw kasi ang Angkas. Pero they claim that based on their 99.997% safety record, mas safe daw po sila kesa sa condoms, which is about 80% effective. Maraming salamat, Angkas, kasi napatawan nyo na naman ako today. So, balik na naman po tayo dito sa mga issues. Sabi, tinitingnan ko yung mga, sabi ni Babes Garcia, yung Tambay ang hostang nawala. Tuli. Pero salamat at sinasamahan niyo pa rin ako. Sabi na, yung iba, sabi ni Roy Ivy Kapili, magandang umaga. Madam, magandang tanghali po dito sa amin. Sabi ni Minetun, we're all over the world and we support you. I hope you support Tambayan and Kasosyo as well as yung nagsasolo flight dito. So, maraming salamat din po dun sa ating mga tagapakinig dun sa ating YouTube channel. Okay, back to the news commentary. Teka, tinitignan ko yung YouTube. Marami na namang bagong comments. Kaya lang, naghahang yung aking
yung aking computer. Merong bagong balita, medyo seryoso po ito. Merong nahuling dalawang tao, a couple, doon sa Bulacan on Sunday night sa Valenzuela City. At doon sa kanilang nahuli sila supposedly for selling of firearms. At magkataon doon sa mga firearms na kuha dito sa dalawang ito, si Mr. Edgardo Medel at yung kanyang asawa na si Rosemary ng Daisy Street Landville Subdivision, Barangay Pambuan, Gapan, Nueva Ecija, nagbibenta po sila ng unlicensed firearms and ammunition at binibenta po ito sa mga maute terrorists, Abu Sayyaf Group and rogue politicians, at yung ibang mga firearms daw na ito ay galing sa AFP. So nag-issue ng statement si Defense Secretary Delphine Lorenzana na iimbestigahan nila kung paano umabot ang firearms dito sa kanila. Matagal na po itong issue with the AFP, kung tatandaan po natin, one of the issues na ni-raise during the Oakwood incident in 2003, ay yun nga daw, sinasabi nila na ang pumapatay sa kanila mga bala na may markang Republic, Property of the Republic of the Philippines, meaning galing din po sa AFP at somehow na ibenta dun sa mga rebelde. So we hope that the DND takes this matter very seriously at mapuksa na ang mga nagbebenta ng armas ng AFP and they end up in the hands of the same people nung pumapatay sa ating mga sundalo. Huwag naman po sanang matuloy pa po yan. Yung mga humihingi po ng updates about Richard Santillan, Madam, kanina po yung updates na una na po. Sabi ni Maria Angela Kahanding, December 18 na, ano na po nangyari sa PET? It was promised to be finalized this year kung ano-anong fake news nasa FB na si Lomi daw nanalo. That's true. A few days ago, may lumabas na meme at nag-a-announce na panalo na daw doon sa electoral protest si Vice President Lenny Robredo. This is not true. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa din po ang recount. Yun lang po ang last update natin na nanggagaling doon sa dalawang kampo. Right now, all we know is tumutuloy pa rin po ang recount. And that is it. Sabi ni Drew daw, sabi ni Joyce, ni Joy Heliane, sabi ni Drew, iniwan daw po namin siya. Hindi ko iniwan si Drew. Meron, nagkataon lang po na meron ako meeting on that day. So, solo flight din si Drew. Sabi ni Roberto Bolivar, kasosyo ni Mocha tayo, Tambayang Mocha, Trixie Drew, and More Power. Thank you very much po. Tinatanong ni Roselio Morante, bakit nawawala sa newsfeed niya yung karambola? Hindi ko sure. But it's, you might need to like or comment dun sa newsfeed ng, sa Facebook Live ng Karambola para nakakatanggap po kayo ng notifications. At saka you might want to follow dun sa Facebook page ng DWIZ. Pag ganun, mag-click kayo dun sa notifications dun sa Facebook Live para matatanggap po niyo yung notices kahit wala po sa newsfeed ninyo yung Karambola. In the meantime, marami rin po kasing nagre-reklamo about the various Facebook pages na minsan hindi daw po uma-appear sa kanilang newsfeed. Sa mga nakikinig po sa atin sa radyo, ang newsfeed po ay yung nakikita niyo sa Facebook, yung various posts ng mga friends at saka mga sinusundan ninyo ng mga pahina at saka mga accounts ng mga kaibigan o kapamilya ninyo. I don't mean to use the term kapamilya in the specific sense but only in the generic sense. Wala po tayong ini-endorse dito na ibang stasyon kundi dito WIZ. Gayon po man, dun sa, ang algorithm kasi ng Facebook ay nagbago last this year. At para, dahil mahilig ang gusto ng Facebook ay marami pong diskusyon na nangyayari. So nag-i-encourage sila ng mga videos, nag-i-encourage sila ng mga postings using multimedia, pero ang primarily na ini-encourage ng Facebook ay discussions. So yung mga Facebook pages na may mga discussions, yun po ang madalas nalilitaw sa inyong newsfeed. Para makita nyo po sa newsfeed ninyo ang mga sinusundan ninyo, like Luminous, syempre, shameless plugging ng page ko dahil nag-iisa po ako dito, at saka ang page ng DWIZ, para makita po ninyo yon, kailangan magla-like or comment at magpa-participate kayo sa discussions on the pages. At mas madalas nyo po makikita sa newsfeed ninyo. Kayon din po with personal accounts, it doesn't have to be a page. Dun sa mga personal accounts, kailangan nyo po mag-click ng like
At automatically, mafa-follow niyo po yan. Ganon din po, dun sa mga hindi pa po nagka-click ng like dun sa Facebook page ko, Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinaon. Please do so because ngayon lang po ang pagkakataon ko mag-shameless plug ng page ko. Hindi ko po nagagawa ito sa Karambola at sa TMD dahil minsan maraming pinag-uusapan. So, in view of that, you have to like the page and then see first. I-click nyo yung toggle that says see first para makikita nyo. But that is not enough. Kailangan po nagla-like or kayo dun sa mga posts on that page or nagko-comment regularly para po makikita ninyo dito sa mga newsfeed ninyo. Maraming salamat po dun sa mga nag-bring up na nito. Sabi ni Melinda, I noticed din po, walang dumadaan sa newsfeed na post ni Mocha. So, ganun din po. Pupunta po kayo dun sa Mocha Uson Vlog at magka-click kayo ng like dun sa mga posts niya or dun sa magko-comment po kayo. Sabi ni Patricia, ganun din po. Nawawala sa mga notifications. So, yung iba, maraming salamat at nagtsatsaga po kayo. Hinahanap niyo po talaga yung mga postings ng page or pinupuntahan niyo mismo yung pages namin. So maraming salamat dun sa mga matsatsaga na mga yon. So for you to be able to see it more regularly, you have to comment and like dun sa mga pages na yon. Hi po, dun kay Gina Monsi, sabi yung they're talking about 13th month pay. O nga pala. So, tandaan po natin, ang 13th month pay is mandated by law. Pinag-uusapan po ito sa Kongreso ngayon. Natanggalin po ang 13th month pay, pero marami po ang nag-o-oppose dito, lalong-lalo na ang labor. Siyempre, yung mga may-ari ng mga businesses, they don't like 13th month pay. So, meron pa rin po 13th month pay as of now until a law is passed repealing that. So, right now, tandaan po ninyo, 13th month pay po ay compulsory on the part of the employers. Ang hindi po compulsory is the Christmas bonus. So, may mga nagtatanong. Tungkol dun po sa petition na ginawa namin on Facebook sa change.org. Sorry, sa change.org na nakapost po dun sa Luminous page. Lumampas na po tayo ng 50,000 and we're going for 75,000. In the meantime, we're filing the COMELEC petition soon. We didn't file it earlier on because we're in constant communication with Attorney Glenn Chong at in order for us to make sure that our petition has solid ground. Right now, the part of the what constitutes that solid ground is yung marami po ang nag-sign up dun sa change.org petition. Kailangan po magpakita natin that there is a clamor for this. Ano po itong petition na to para dun sa mga nakikinig sa radyo at hindi pa po updated tungkol dito sa petition namin. Nag-gawa po kami ng change.org petition to get signatures na suportahan yung proposal natin na magkaroon ng parang parallel manual count dito sa next elections. As we all know, malaking issue po ang Smartmatic sa atin. Yung perception po is that Smartmatic is aiding and abetting the cheating of our elections. At naging matindi po ang concern natin, lalo-lalo na nung na-file ang electoral protest ni Bongbong Marcos at na-reveal nung nagbubukas ng mga ballot boxes na many of the ballots which are evidence na magpapatunay na totoo yung mga transmissions ng Smartmatic, totoo yung mga transmitted numbers ng Smartmatic, yung mga ballots that would have backed up these numbers ay hindi po na some of them are not readable anymore dahil basa sila ng tubig, basa sila with battery acid in some of the ballot boxes, may mga natagpo ang isda, garbage, grass cuttings, etc. that are calculated na masira po ang mga baloto ang maging hindi readable. Ngayon, sino ang magbe-benefit dyan? Of course, the winner is deemed to still be the winner kung wala pong ebidensya na mag-overturn nung numbers na na-provide ng counting machines which are run by Smartmatic. So, malaking bagay po yun. To be able to conduct a manual parallel manual count means hindi tayo magre-rely dun sa mga balota para mapatunayan in an electoral protest. Yung parallel manual count po ay magiging base dun sa binasa ng PCOS machine. We will consider this accurate kasi po marireflect yan dun sa resibo na binibigay dun sa voter at hinuhulog niya dun sa isa pang ballot box.
yung mga resibo na ito reflects the actual vote. Makikita kung sino yung mga binoto for senator, sino lahat ng mga kandidato na binoto ng botante na yon. So it amounts to counting the ballots na rin, because what you're counting are the ballots that were read by the counting machine. Bakit? Bakit yung ballots that were read? Kasi po, ang naging issue dito sa electoral protest ni Bongbong Marcos ay yung transmitted numbers. Kasi po, among other things, ni-raise ni Attorney Glenn Chong doon sa joint committee hearings ng Oversight Committee of the Senate and Congress on the Electoral Process, sa testimony ni Attorney Glenn Chong, it is the transmissions that are controversial. Halimbawa, some counting machines daw were making transmissions as early as 2 days before the elections. Ngayon, naging basehan din po, these are one of the things that Senator Bongbong, former Senator Bongbong Marcos also raised in his electoral protest. So according to Attorney Glenn Chong, itong mga premature transmittals could have been votes, or they could have been anything, but they have not been explained adequately by COMELEC. Ang sinasabi nila, these are merely, originally ang defense ng COMELEC was that these are merely transmission, test transmissions. Gayunpaman, hindi po pa ito satisfactorily explained kung bakit they were transmitted out of time, kasi merong oras po for the test transmissions to be done, for them to be done under the cover of darkness without any announcement to the candidates, and 2 days before elections, of course, means that these are very, very controversial. Furthermore, hindi maliwanag po yung ibang, yun nga, yung kung bakit nagde-define ng trend yung pag yung transmissions ng mga machines. According to Attorney Glenn Chong, yung trend that was established in the counting of the vice presidential contest race the night before, ahead by so many votes si Senator Bongbong Marcos, and after one night ahead na po si vice presidential then candidate Lenny Robredo, it defied the trends that were earlier on established of a lead by Senator Marcos. Another controverted issue is yung late na pagpapadala ng o yung late na pagre-reveal na numbers ng munisipyo. As we know, the numbers as they are counted are stored and then transmitted per counting machine to the central office, which is either yung municipality or the city where the precincts are located. Minsan po, nare-receive na ng city pero hindi pa po nagre-reflect doon sa monitor nila yung counts. And in fact, in the case of some cities, hindi talaga nila nire-reflect yung actual count that was already transmitted. Yung iba, hindi nila nire-reflect at all until the end of the count, the voting period. So, questionable yan. Dapat nakikita natin yung votes dun sa monitors as they are counted. Sinasabi ng COMELEC, they don't do this so that they don't establish a trend. Gayon pa man, other cities did it, and it did in fact establish a trend already. So, why not see them? So, in order to prevent confusion and to allow us to have an awareness of what is going on in each of the precincts, anyway, dun sa precinto, pinapaskil naman dun sa pintuan nila at the end of the counting day, yung tally that was fed into the machine. That tally should reflect the parallel manual count pag binilang natin yung mga resibo. So the petition is to ask the COMELEC to allow this to happen. Because what we propose is that at the end of the voting day, the board, which are the school teachers who are managing each of the precincts, can count each of the ballots, kung gusto ninyo, yung national lang, all the way up to the congressman, mayor, and vice mayor, para kakayanin, kasi ang dami. We have the party list, the senators, the congressmen, mayors, and vice mayors. That way, mabilis lang ma-conduct yung count, because per precinct, there's only about 100 votes that you need to count per precinct, 100 to 200 votes. So that's not going to take more than 1 or 2 hours to do. So bukod sa mabilis lang ito, it is also
there's no additional cost. You don't need additional equipment. You don't need additional personnel. All you need are the watchers of each of the candidates or parties na naka-station in each of the precincts. So bibilangin yon, a tally will be conducted, and then titignan kung magkapareho yung pinost dun sa door, because the transmitted amount has to be posted also dun sa door ng presinto at the end of the voting day. If they are the same as what we conduct during the manual count, as the findings during the manual count. So we need to do this para matabla natin ang Smartmatic. It's important po na tablahin ang Smartmatic so that they cannot, kasi ang nangyayari is wala pong way to verify if Smartmatic machines correctly counted them except in an electoral protest. So to prevent having to do that and defeating the real count, then we can conduct a manual count para ma-controvert yung Smartmatic numbers. If hindi magkatugma yung parallel count at saka yung count na transmit ng bawat counting machine, then meron ng basis po for each candidate to contest the electoral findings prior to the declaration or the proclamation of candidates. Hindi po maano yan. Attorney Ahmed has joined us on the news feed. Thank you very much. Sabi ni Charlotte, hingi po sana ng tulong kasi mga kapatid na nasa Dubai. Ma'am, yung mga ganun pong requests, we always direct you to the office, to OWA, kasi sila po ang government agency that needs to handle this. We're almost out of time. Maraming salamat to everybody who joined us, who liked and who shared this transmission. Ano yung next program? For joining us, for liking and sharing dun sa ating mga sumusubaybay sa YouTube at saka sa Facebook, and especially po dun sa mga nagpadala ng message sa akin through text and through Facebook Messenger na nakikinig po sa radyo. Maraming salamat sa pagsubaybay ng Tambayang Mocha at Du. Bukas po ulit, 12 to 1, hopefully nandito na po si Du at nandito na po si Du, sasamahan ako. And tomorrow, 8 to 10, huwag kakalimutan, Karambola, everyday, Monday to Friday. Ang susunod na programa po, ang tabayanan ninyo, In the Heart of Business. Thank you, see you tomorrow. Sila Mocha Uson at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ.